Magandang-magandang gabi mga kaibigan! Welcome po dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. At ngayon, dito muna po tayo sa bahaging hatid po sa atin ng Organic Acai Berry. Ang Organic Acai Berry ay punong-puno ng mga antioxidants gawa po sa purong acai berries mula sa Amazon Jungle. Narito po kasama natin ang CEO and ang may-ari nga po ng Organic Acai Berry. Wala po iba kundi si Miss Cathy sa Limbangon. Hi Miss Cathy, good evening! Hello, good evening! And hack ng listeners and viewers natin, good evening sa inyong lahat. And of course, kasama rin natin ngayong gabi, Dr. Sonny Villoya. Doc, hello, good evening! Good evening, Maru, and good evening, Miss Cathy. At syempre, sa nakikinig ang nanonood ha, sa loob at labas ng basa, no? Yes. Whatever yung time zone kasi. So, good evening para sa lahat. Oo. Ngayong gabi, ang pag-usapan natin ay tungkol sa hypertension. O pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na parang yung iba na, pabayaan yata nila kanila mga sarili sa kusina. Ayan na, nagsisitaasan na ang presyon ng dugo, di ba? Ano ba ang normal blood pressure, Dr. Villoria? Pag sinabing normal blood pressure, ang sinasabi ni Nagyuan, it's about 120 over 80. Mm-hmm. Yes? That's the usual or normal. Pero kasi may ceiling yan, sinabi, it's about 120 over 90. Pero pag nagyan ka nun, meron ka pang ibang anin eh. Ang iba-ibang classification pa yan, mild lang siya, moderate, o sabihin natin, severe hypertension. So it varies a lot. Pero ako sa experience ko, may mga tao kasi nanganak na masapresyon. Presyon yan, 140 over 90. Pero pag buka ang presyon yan, 10 over 8, masama na yung pandam niyan. May mga tao, ang normal presyon nila is 100 over 70. Yun ang normal nila. Pero tumaas presyon nila, 110 over 90 over 80, masama na yung pakiramdam nila. So ako, it varies a lot at saka depende sa nararamdaman ng pasyon. Although, sinasabi lang the best to say is about 110 over 80. That's an average. At saka gusto ko lang iklaro, nung araw, hypertension is not a disease. It is a symptom. Kaso sa dami-dami na nakaroon ng alta presyon, consider na siya as disease. Oo. May kinalaman ba ang kinakain, Miss Cathy, sa pagtaas ng presyon ng dugo? Si Miss Cathy po kasi isang registered nurse po siya, kaya alam din po niya itong mga bagay na ito. Miss Cathy? Of course. Malaking contribution din ang pagkain niya. Kasi kung hindi controlled yung fats intake mo, yung unhealthy fat, yung not healthy fats, mga fried foods, you know, at saka mga cholesterol, and the junk foods, kasi ang mga vegetables na ginamit yan, like mga potato fries, those are contributing factors sa pagtaas ng presyon natin, no? And it's not only that the cause of high blood pressure, di ba, Doc? The most, I think sa akin, stress talaga, especially ngayon, ang stress, magagalit. Yes. Diba? You're always anxious. Palaging. Hindi ka mapalagay. Oo. Galit ka lagi kasi wala ka ng trabaho. Or kasi sinasabi ka, kulang ang pambayad. Nag-produce ka na natawag na vasoconstriction, pagkipot ng daloy yung dugo, which is a form ng naging effectiveness. At saka, ako, I would also correlate no, yung tinatawag na atherosclerosis. Pagkipot ng daloy into secondary, sinabi nga ni Kat, yung matataba masebo mo ng pagkain, commonly pag kinakain natin, maalat at matis na pagkain. Yan ay nagpo-form ng aroma plaque. Ito yung nagbibigay ng pagbaba sa circulation again. Ulit po, no? Mataba, mas romantic ang pagkain, maaalat at tamis. Kaya maraming may diabetes, may hypertension because of that. Ngayon, pag nag-combine yun with calcium, ito'y maglalagay, magdi-deposit sa vessel. So, dalawang factor yung para sa presyon. Muna yung vasoconstriction, pagkipot ng daloy ko sa daloy muscles. And second, ayun namang nag-deposit sa daloy ng dugo. Oo. Pero may nararamdaman ba, Doc, yung mga may problema sa presyon ng dugo? Meron ba mga simptomas yan? Depende. Oo.
Ako, I have seen some patients 180 over 100 pero wala nararaman. Mm-mm. And that, yun na consider sila as a wind time bomb. Oh, meron namang mga pasyeng konting taas, may konting katinihinga, para madaling mapagod, mabigat ang tibia, common ay ang nararamdaman na, masakit ang ulo. So, depende kung ano yung natin mas naapuan na part ng circulation ng kawan. Oo. So, talaga palang napakahirap ding madetermina unless na ang gagawin mo ay i-check mo talaga, no? Merong kang gagamitin. Yes. Oo. Equipment. Ano ba yung ginagamit na pamamaraan para i-check ang blood pressure? Yung BP monitor natin na tawag. If you want, tinatawag natin basal blood pressure. I mean, yung talagang pinaka-maba o normal na blood pressure, yung pasyente pigain mo bago siya bumasa sa umaga. Iti-take mo yung pressure niya ng habang higapan ng 10 beses. No? So you can take the average blood pressure ng pasyente. Oo. Pwede ba yung mga binibili lang sa drugstore? Kasi merong mga monitor na ganyan eh. Accurate ba yun? Yeah. Yung sinasabi kasi ang pinaka yung pinaka reliable yung speed mo gumagamit ng mercury no na yung blood pressure malaki. Pero ngayon may nakukuha kang sa natin yung mga digit na sinasabi na it's as accurate pero hindi naman siya masyadong nalalaman. At saka they can do it at home so you don't need a nurse no madali. Yes. Oo. Si Miss Cathy yata sanay pa diyan sa pagkuha ng blood pressure. yung old ways na speed mo. Yan yung may mercury. Yung may mercury. At least ngayon doc, you don't you can even do it yourself, di ba? Sa bahay. Yes, opo. Madali na ma-monitor ngayon, Okay. So, kapag ba sa umpisa pa lang, sa unang beses na chinek ka ay nakita na mataas ang blood pressure mo, ibig sabihin ba talaga hypertensive ka na? Pag kunyari sa unang beses pa lang. Depende sa person, doctor, no? Depende, baka panuan natin yan kapag mag-exercise ka, kapag bawasan ng pagkain, bawasan ng maalat na pagkain, matataba mas sebo. Yun muna gagawin. Pero sabihin natin severe o talagang nadong mataas na, kailangan na talaga ng medication at that time. Alam mo, alam bang napaka-impan kapag ikaw ay hypertensive na ikaw exercise? Mm-mm. Bakit? Mm-mm. Kasi po, kapag kayo nag-exercise, blood vessel mo itigas, no? Itigas ng plastic. May wawala yung pliability. Pero kapag ikaw ay nag-exercise regularly, ay lalambot ulit. Kasi dapat ang consistency ng blood vessel natin. Wala siyang rubber. Ibig sabihin, nag-expand. Pero kapag hindi ka nag-exercise, nagkaroon ng deposit, magiging plastic yan, doon tataas ang pressure mo. Kaya kasama palagi kung ka mag-exercise, ay para sa mataas ang blood pressure. Oo. So, yes ma'am. At saka at the same time, yung how would you know na talagang mataas na normal na mataas yung blood pressure mo? Kasi sa atin, like, we have to get the patient's blood pressure every day. Yung sabi ni doc na before they get up from their bed, no, na wala silang ginagawa. Rise up every day. So because that's your normal blood pressure level talaga. And then we do it for 2 weeks or sometimes 1 week. So kung anong normal dyan, kung anong that's your blood pressure. Huwag mo kukunin like tapos kang kumain or tapos kang magalit kasi technically mag-up yun. Eh. Talagang tataas. Talagang mataas. Talaga pa lang yung galit. Totoo pala yung sinasabing nakaka-high blood ka pag nagagalit. Ano? Totoo pala yun. Tumataas nga talaga ang presyon ng dugo mo. So ano ang mga pamamaraan? Para di ba meron ng term, bakit akin? Kasi nagalit. Bakit naging epekto ng pagkagalit? So, medication dalo yung doon mo. Oo. Pinatake ang pasyente. So, ano mga pamamaraan para mapababa natin yung ating blood pressure, mailagay natin sa normal? Una muna, wastong pagkain. Sasabihin natin, wastong pagkain. Sabihin natin, 80% ng pagkain natin should be based on vegetables and fruits, no? And only 20% mga meat products. Kasi
kahit sabihin mong kinakain mo ay lean meat, meron pa rin yung nakasik na taba dyan. Mm-mm. And then marami tayong mga kasus na pagkain ngayon na rich in sodium. Yung sodium alat na yun. Although sinabi natin sodium siya, pero di kaya tayo ng panlo natin. Walang alat ang ano natin. Oo. So yung mga usual requirements sa kind of process of pain, ito yung mga preservatives pagkain. Mm-mm. May tatlong klase kasi preservative. It can be mamis, maalat, masebo. So kung yung kinain sabihin natin ano, corn beef o yung sasabihin ko yung ano, corn meat na tinatawag natin, usually maalat 'yo sa kami preservative siya pa. Eh kung araw-araw gano'n ang kainin mo, eh talagang taas sa taas yung presyo. Okay. Yung Miss Cathy? Especially ngayon na siyempre tight yung budget, palagi ng sardinas, ninata, lahat. Noodles, salty, di ba? So, I think we have to refrain from that as much as possible. Kasi, you know, mag-high blood tayo and then magkasakit, may medicine, so mas malaki pa yung gastos natin. So, as much as possible, maigi pa siguro, Doc, itlog, yung mga ganun, no? Kaysa canned foods and processed foods. Ano ba kinakain nyo dyan sa Cebu? Kung alam mo kung wala sa choice, talagang hindi natin ito. Talagang kailangan nila mag-sardinas. Lagyan yung maraming malunggay, dahon na malunggay. Yes, that can help to neutralize the excess na acidity. Maging creative. You add some more vegetables with that. Pwede po yan. Diyan ba sa Cebu, Miss Cathy, ano ba ang kinakain nyo dyan para maging healthy? Danggit. Ha? Maalat eh. Oo, maalat. May mga dried danggit. May mga dried danggit na hindi maalat. Talaga? At ang ginagawa ko, if I bought that maalat, I'll just run it with... You just run it with water. Yes. Run it with water. And pagkatapos you dried it, i-dry mo. Uli, And you can eat it. Tapos yung pag kumain ka niyan, sabayin mo ang kamatis. That will help also neutralize that. At saka masarap at ang longganisa ng bukatis. Talaga? Para nagpaparinig ka, Doc, ha? Nami-miss natin ang mga pagkain dyan sa Cebu kasi lalo na hindi na tayo makatravel, di ba? Pero, ayan, na dahil, hindi tayo makaikot din, hindi makakilos. Anong klaseng exercise kaya ang pwede kahit sa loob lang ng bahay, Miss Cathy? I think, paglinis lang ng bahay, ako na exercise na yan. For those, the mga housewives, I mean, everybody's in the house right now. No? So, paglinis, pagluto, you're always up, you know, on your feet, pagpunas. If you do that, that's a good exercise. Pero, like, for example, hindi ka maka-simbre yung stomach natin, no? Mm-hmm. So, maybe you can do sit-ups, like, you know, 20 sit-ups lang every day. So, mag-add lang yung kulang na hindi masyadong nagamit sa katawan natin. But if you do everything, talagang mas exercise pa yan kaysa nasa office na nakaupo palagi. Oo nga. At saka ang gardening, bukod sa exercise, nawawala pa yung stress mo, no? So magsimula tayo magtanim-tanim. Oo, sa bahay at magdilig every day, no? Ating mga tanim. Makasave pa tayo and then makakita yung vegetables. Oo. Pero pagdating naman sa mga gamot, Doc, ano ba ang mga dapat ibinibigay sa mga may hypertension? Okay. Kasi depende yan kung anong galingan ng hypertension. Pero whatever kind ng medication bigay sa inyo ng doktor, kahit ako palagi nag-prescribe ng food supplements, it's a must mag-take kayo ng gamot nyo for hypertension at isasabay nyo yung food supplements. Kasi kada binibigay sa inyo ng gamot hypertension, pampababa lang ng blood pressure. Pero to nourish, cleanse the other parts of body, yun ang role ng mga
Pasay Berry or Muslimin. So tandaan, kasi may masamang ugat Pilipino. Oh. Inom lang ng gamot, may nararamdaman. Oh, eh kung na-chewahan kayo, bigla kayong atakihin. Mm-hmm. So that's very, very bad. Mm. Kasi ano ang pwedeng mga komplikasyon ba ng mataas na presyon ng dugo? Ano ang mga complications niyan? Oh, okay. Pinaka-complication ngayon, sandali to hypertension, maraming nasisira ang kidney, no? Mm-mm. Why? Dati hindi naman ganito. Bihira na dialysis, 67, makikita mo lang dialysis sa malalaking hospital. At talagang sa mga grabe. Eh ngayon, ordinary na eh. Mm-hmm. Ang dami-dami nagdadalatis, just how much ang ini-spend ng mga tao with that, no? Bari ka rin may stroke, ma-atake sa puso. These are the most common. Yung stroke at atake sa puso, that's dead. Samantalang yung hypertension, yung chronic renal failure, eh matagal naman sa suffer nun, no? Kaya, and then hindi lang yan. Maraming minor complications. It can be pagkabulag din. The one, no? Erectile dysfunction at saka mga circulation problem, circulatory problem. Then marami. Pero ako, gusto ko kasi takutin yung tao. No? Ginamit ko yung term na takot ng tao. Kasi pag nasira akong kin yun, ako napakahirap sa pagkatawan ng pasyente at sa gagastusin ko, no? Eh, ito. Kapag na-stroke ko, at yung minsan, mas malit pag-gastusin. Na-stroke ka, minsan lang, deadbolt. That's it. Eh, pero pag ikaw nag-clean and failure, na walang taong ka nag-dialysis, kawawa ang pamilya mo. Totoo. Hmm. Oo. Look, ang gastos, for the people, no, to give them a perspective kung magkano ang i-gastos sa dialysis, it's about 3,000 doc, diba? Per dialysis. Wow. And some. Yes, per se. Three times a week, lifetime. Oh my God. Ah. Tapos may inject pa yung pagdag ng dugo, 2,000. Pagkatapos yung daily medication pa niya. Eh kung ang sweldo ng anak magkano lang, Jesus, kulang pampampayalisis mo yan. Totoo. Pero kung kasi nabanggit mga doc kanina, syempre may mga gamot sa hypertension, pero meron ding mga suplemento na makakatulong para mapababa itong blood o mapanormal yung blood pressure natin. Yes, like organic acai berry. I'll tell you a story, no. I've been using organic acai berry for more than 10 years, no. Mm-hmm. Kasi ang maganda sa acai berry, meron kung naalaman yun, meron na binanggit na vasoconstriction, nagpapakipot taluyan. So, ang acai berry ay component na anthocyanin vasodilation, nagpapaluwag ng daloy. It can help a lot, particularly hypertensive patient. So, maaaring particularly kung vasoconstriction mo nasa puso, it helps cardiac. Pero hindi sa puso ang effective, but rather the whole body. Mm-hmm. Second, marami siya nutrients kasi siyang nagpapalab ng dugo. Ang isang book, nagkakaroon siya ng stroke or attack sa puso kapag lang siya ng pagkipot ng dugo at paglaban ng dugo. So yung parehas ng inasang organic acid berry, pagkipot ng dugo at the same using the acyanin at paglapot ng dugo, pinalalob na niya kasi rich in vitamin C, other minerals and nutrients, omega 369. So mas mapre-prepare yung complications like that. Oo. Saan ba galing ang organic acai berry, Miss Cathy? Ang organic acai berry, actually acai berry is a staple food in Brazil, no? Sa Amazon rainforest. So as you notice, ang Amazon kasi, di ba, parang no civilization actually, di ba? It's a forest. And then the people, mga natives doon, have been using this for centuries, no? They've been used for all the reasons, like to keep them healthy. Kasi wala nga hospital, layo sa... So, this keeps them young and healthy. So that's why yung mga anti-aging doctors, yung mga scientists, they were wondering, ano yung pinagamit ng mga Amazon? Bakit hindi sila nagkasakit? Hindi. And then, look at their body, it's so firm, maganda yung skin nila. Diba? So, they discovered ito yung ginagamit. Then, ang ginagawa natin, kasi wala itong preservative, walang additive. So, how do we put it in a bottle, no, na hindi mapapalis? So, kinuha yung katas kasi ang acai berry, para siyang marble, but 90% seed. No, seed, no? So, 10% lang ang katak niya. Ah, so, talaga?
Yes, in one basket, ilan ng 10% lang yun ang magagamit natin. So, frozen yan, dinadala sa America, pina-frozen, and then we put, we process it na walang preservative, walang additives, and then dinala dito. So, that's why we have to do it in America because we don't put preservative, and they have the high-tech equipment to do that. Na ang nutrients niya, at saka mga vitamins, enzymes, yung antioxidant na sabi ni Doc, the anthocyanin, very important, still active, even if it's in the Wow. Oo. Tapos ginawa nyo pang in capsule form, ano? Bukod doon sa liquid, may capsule form pa. Oo. Oh, kasi ang iba they prefer capsule, 'di ba? Parang for them more convenient. And sometimes kung mag-travel like before, you know, before this pandemic, grabe yung mga travel sa mga tao. They bring this cup. Oo. So, so ang ginagawa nyo pala, kinukuha muna sa Amerika, tapos tsaka doon pina-process, tapos dinadala dito sa Pilipinas. Oo, kasi high-tech yung processing nito eh. Kasi preservative and it stands for 3 years, no? So talaga, sometimes kasi if you process, like ginagawa, most of ginagawa dito, you introduce heat, mapapatay yung ano, for the longer time, nutrients. Mapapatay yung active yun, nutrients. No? Yes, yung sabi nito, na parang okay, I'm drinking like, let's say, this juice, pero you're in the back of your mind, may mga nutrients, pero technically wala na yun, color na lang yun, di ba? Sa atin talaga, still active still. The nutrients, the enzymes, everything still active. Because those are very volatile. And as you as what Doc was saying, for 10 years ibigay niya sa patients, and he himself observed na talagang it gives benefits to his patients. So that's why we as the company dedicated sa focus na talagang the consumers really get what they ask for, di ba? Yung benefits niya. Oo. Okay. Doc, yung ano, yung... Dadagdag ko yes, lang. Yes, Doc. After 10 years, no, itong mga experience ko. Totoo yung sinabi ka ni Cathy, no? Alam mo, ang dami kong cancer patient using acai bean. Hindi mapagkamal may cancer kasi ang ganda ng kutis. Bakit? Kasi pinalalaklak ko ng acai berry. Kasi it helps them to stay immune system, no? Yung mga patient for bypass angioplasty, yung problema na nagkipotan dahil ng dugo, again, because of the anthocyanin, it can help. No? It can also help kidney patients kasi bumababa ang hemoglobin. So, nakatutong niyan. Check sila na check, dagdag ng hemoglobin, it can help. No? At sa maraming diabetic patient, hypertensive patient, na piniprevent niya yung further complication diabetic. Imbis na magdumating complication, kasi maraming diabetic patient, ang complication, 60% ng complication with regards to poor circulation. So, mas pinipip niya yung maagang pagdating ng complication for diabetic patient. So, alam mo sa Pilipinas, napakaraming diabetic patient, hypertensive patient, at ngayon, kidney problem, kidney patient, heart patient. So, it helps a lot, maraming pasyente. At saka, hindi po siguro dahil may mag-stay in some product more, almost 11 years, right? No? Kung hindi ko nakikita, wala siyang value sa pasyente. Oo nga. At saka, ang balita ko, pati sa ano ha, Ma'am Cathy, pati sa pagbabawas ng timbang, nakakatulong itong organic acai berry. Yeah. Oo, diba? Kasi it helps increase your fat metabolism because yun nga, yung antioxidant nito, antioxidant is, they say anti-aging, di ba? So, ano yung makikita mo sa mga bata? Mataas yung metabolism nila. Yes, yes. Oo. High energy. Mataas yung circulation ng nutrients natin sa cells natin. So, that helps lose weight. Another thing is, if brain, when you drink acai berry kasi, it's dense with nutrients. So, if your brain is well nourished, talagang ang daming nutrients ng brain niya, it will not tell your body to eat a lot kasi I'm already nourished, di ba? So, it's not an empty calories kasi mostly nang kinain natin, like, ang daming spaghetti, pero after 1 hour or 2 hours, parang ang gutom na, di ba? Nako, para ako yun. empty calories. Oo.
Kaya more calories and less nutrients. So dapat ang gagawin natin is quality foods. Oo. Kaya dapat palagi kayong may bote ng Organic Acai Berry. Ilang paano ba pag-inom dito? Ilang beses isang araw? Sa normal, I take it one shot in the morning before everything else when I wake up, and then one shot at night before I sleep. But sometimes you can take it once a day. But I think si Doc has different ano sa mga ano niyan. Patients, oo. Approach, no? Okay. Alam mo, i-add ko yan. Kasi kung hindi maganda yung tulog mo, mag-take ka ng acai berry, sabi ang ganda ng tulog mo. No? Mm-hmm. Pangalawa, maganda din yung pagdumi mo. I think yun yung mga immediate findings na nakita mga pasyente. No? At yung sinagandang putis, at it gives you instant energy. That's the reason why binibigay ko siya sa cancer patient. Ang mga cancer patient ang hihina. So it gives them instant energy. Ngayon, for ordinary patient, I take 2 tablespoons 2 times a day. Kung talaga sakit, even baby pwede, even sa dropper, lalo na yung baby, madali siya may sniffle, may phone. Oo, pwede sa baby? Pwede mo dropper hanggang matanda. Pwede mo, lalo na protection also sa coronavirus, you can give as much as 2 tablespoons to 1 cup. Pero kung medyo malala yung kaso, kalimbawa may sakit sa puso, ina-atake ng hypertension, o kaya mga kidney patient, o kaya mga maraming complication ng diabetes, cancer, I give as much as 1/4 cup 2 to 3 times a day. Yun yung talagang kailangan yung dose. Pero kung ordinary condition, you can take 1 capsule a day, o kaya 2 tablespoons. 2 tablespoons is equivalent to yung one shot na sinasabi niya, no? Which is 30 ml. Oo, tama-tama yung sinabi mo, Doc, sa mga may coronavirus, no? So kahit nagpapagaling, no? Lalo na kung naka-quarantine sa bahay, mas maganda mag-take sila ng Organic Acai Berry para mas lumakas yung kanilang immune system, mapabilis yung kanilang recovery. Yes. I have a friend na COVID survivor, no? I gave her acai berry. When I knew that she had a COVID, then I gave her acai berry. And then she said na it helps her in her recovery. At the same time, hindi yung complication daw, kasi talagang ano, siya. A lesson. She has this energy. Kasi ang iba, after recovery, talagang pagod ka, she has this energy. Hindi na siya masyadong naggamit ng oxygen. Because it's very high in iron as well, so it helps circulation, diba? So sabi niya, I can live without oxygen, but I still put oxygen just in case of emergency. Can help people on this prevention and also the recovery. Aside from boosting the immune system, kasi there was a study conducted about coronavirus. Coronavirus kasi, ang sinira na yung intima or yung sinasabi na skin ng inyong blood vessel. Now, ang acai has anthocyanin, it can repair. Kaya nagkakaroon ng mga pasa-pasa or sinasabing hematoma within the internal organ. So, ang acai berry can help that, particularly component niyang anthocyanin at mataas ang dose ng vitamins. So, I will help a lot, particularly kahit yung mga mild as a preventive. Kasi nga sabing ang nag-transmit na, it's at yung mga age between 20 to 39. Sila ang nagkakal, no? Kaya yung mga ginaganon, usually yung mga nagtatrabaho, most of the time, out of their house. Kaya you have to be careful, ganun ang edad nyo. Kasi kayo po pala ang nagkalat. And ang maganda nito, Miss Cathy, no, para doon sa gusto nilang makainom pa rin ng Organic Acai Berry, kaya lang sabi nila, naku, wala kaming trabaho ngayon. Paano ba kami bibili ng Organic Acai Berry? At paano kami magkakaroon ng dagdag income? Oo, kasi ngayon, na-notice natin na ang mga valued customers natin, they want to take double dose. Instead of the normal na 30 ml, they want to double their dose. Of course, for protection. But ang nangyari is nag-lessen yung income ng mga tao ngayon. From home or natanggal ng trabaho. So how can we give back to the community? Yeah. So what we're doing right now is helping the community na ihaon sila to provide them healthy and wealthy community. So, with Ulani, their
developing healthpreneurs, no? Mm-hmm. So you can have an income at the same time use the product and mm-hmm. also share the product to your friends and family. So we have to watch out for each other. We have to take care of each other, no? So being a company and parang we want to give back to the community na who's been taking care of our also of our company, di ba? So parang prosity lang to. And there's a clamor kasi na they want to earn at the same time stay mm-hmm. healthy, diba? So I hope I'll invite them to Olani mm-hmm. if they can look at our Facebook, yeah. Yung Facebook sa Olani. Search there kasi we have webinars on that. If they're interested to have additional income or mm-hmm. take additional products, so they can go there. Uh-huh. Yeah, thank you so much. And of course, Doc Sunny, kung gusto nila magpatingin yeah. sa'yo o magtanong pa, saan sila pwedeng kumontak? We're now open teleconsultation. Mm-mm. Ginagawa na rin natin to help the patient. Kasi alam mo pa siya namin panay matanda. Yeah, bawal pa sila lumabas. Lumabas. So we're doing the teleconsultation. At saka anything you want to know kung paano nyo gagamitin yung organic acai berry for your condition, you can text me directly sa 0921-260-8459. Uli ko, 0921-260-8459. Oo. At ang Organic Acai Berry naman, pwede rin nilang kontakin, di ba, Miss Cathy? Oh, sa 0922-888-7884. Mm-mm. Again, 0922-888-7884. Ayan. Thank you so much sa ating mga beautiful people na kasama ngayon dito po sa bahagi hatid sa atin ng Organic Acai Berry. Miss Cathy Salimbangon, ang CEO, owner ng Organic Acai Berry. And of course, Dr. Sunny Villoria. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Oh, ingat. God bless you. Bye-bye. Okay. At ang bahaging ito, hatid po sa atin ng Organic Acai Berry. Maraming salamat po. At magbabalik ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.